Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Tokis Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan for opinion and reaction ay ito pong nababalita sa Maharlika Investment Fund. So hindi na po lingid sa inyong kaalaman na ito po ay naaprubahan na ng Senado at sila po ay nag-meeting na with their counterparts doon po sa House of Representatives, and the House of Representatives decided to adopt the Senate version. Why? There's a lot of provisions and safeguards, and yung kinakatakutan po ng mga pension, mga funds ng mga, alam nyo na, mga antay dyan ay nilagay po doon. Ibig sabihin, hindi po pwedeng mag-invest ang SSS, GSIS, Pag-ibig, PhilHealth at yung mga pension para sa mga veterano. At nilagyan po ng katakot-takot ang dami-daming safeguards para hindi po nakawin na siyang iniisip nitong mga makabayang black. Ang tawag nga nila ay Maharlika Investment Scam. So ang sagot ko naman, so ito ay naaprubahan na, just awaiting for the signature of the president. Let it be. Let's wait and see if this MIF will fail or succeed. If that will succeed, yung mga antay, pumila kayo at pagsasampalin namin kayo. Yung mga bumoto ng no sa Congress, upper and lower house, dapat din kayong pagsasampalin. Yung bumoto ng abstain, sampalin ka na rin kasi wala kang idea. Yung hindi sumipot during the 12-hour marathon to vote, tulad ni Senator Amy Marcos, Senator Escudero, at Coco Pimentel, ano gusto niyong gawin? Eh, parang wala kayong pakialam eh. Di po ba? O. Yung 279 sa House, yung 19 sa Senate na bumoto ng yes, pag yan ay nag-succeed, nako, accomplishment nyo po yan. Pero pag yan naman ang nag-fail, i-reverse natin. Yan. Ganun din po yan. Babatikusin natin at kasama na dyan ng economic managers, ang Maharlika Investment Corporation board members, and the president itself. Di ba? Kasi siya ang nag-certify urgent niyan eh. If this fails, it's to him. Kasi hindi niya na nakita. O if sabihin, hindi, mga economic managers dapat yun. Eh siya rin nagtalaga niyan eh. Diba? Siya ang nag-certify urgent niyan. Kaya sabi nga ni Coco Pimentel, dapat habaan pa ang discussion para makita natin. Eh minadali. Probably this is just only 5 days. No? Yung debate nila, no? Ay, ang ganda yun. Pero it's the window is too small. Kasi the president wants it's urgent kasi pwede niyang isama sa SONA. Ayun ang sabi ni Coco Pimentel. Pero may isa pa palang dahilan. Ano yun? Eto. Eto siguro ang nakikita ng Pangulo base sa kanyang pakikipag-usap, sa kanyang mga trips, sa kanyang mga summit na inatinan, sa kanyang mga official visits sa different countries na siya po ay naimbitahan. Eto po sa balita ng Philippine News Agency, mainit na balita pa ito. June 1st to Thursday sa ating bansa. Ano sabi dito? Japanese bank interested in PH energy sector, Maharlika Investment Fund. Tingnan nyo, inaantay lang pala, may nag-aantay na, may nakalinya na. Sino? Yung kapitbahay natin, kaibigan nating mga Hapon. Ano po balita dito? The Japan Bank for International Cooperation, the JBIC, has expressed interest for energy tie-ups in the Philippines, and the Marcos administration proposed Maharlika Investment Fund. Ayon po ang sabi ng Malacanang. JBIC's planned partnership with Philippine firms for energy development and interest in the proposed MIF were raised during Marcos' meeting with the bank's board of directors led by Tadashi Maeda at Malacanang Palace in Manila on Wednesday. Tingnan nyo, habang nag-uusap yung BICAM, nag-uusap na rin ito. Nakita nyo, nag-aantay lang pala itong Japan Bank saka itong si Pangulong Marcos. Tingnan natin kung anong mangyayari. Inaprubahan. Therefore, go. O di ba? May mag-i-invest na. May gusto ng mangutang sa MIF. Sabi niya niyo, JBIC, they're interested in energy tie-up and the Maharlika Fund. Kasi di ba, investment natin yung pauutang natin sa kanila. O, Maeda pitched JIB's plan to address the liquefied natural gas, the LNG,
role as the Philippines' traditional source of power and tap other energy resources such as hydropower, solar, and wind. Maeda told Marcos that he have met with private sector advisory council-led convener and Aboitiz Group, Chief Executive Officer Sabine Aboitiz to discuss JBIC's interest to sign a memorandum of understanding with several Philippine companies, including Metro Pacific and San Miguel. Ay, grabe ito. Alam nyo, pag ang Japanese ang nag-invest, may isang salitayang mga yan. If they cannot fulfill what they have said, anong ginagawa niyan? Naggaganon po sila. Oh, we have the potential between Japan and the Philippines to work together. Maeda, as quoted by the Presidential Communications Office, said, adding that there is a need to identify specific projects to ensure the successful transition to more efficient energy and the development of new technology like hydrogen. The JBIC is seeking investment in renewable energy projects to address the Philippines' power supply needs as well as mitigate the effects of climate change in the country, according to a statement on state-run radio television RTBM Facebook page. The JBIC also had a separate meeting with Budget Secretary Amena Pangandaman to discuss opportunities to accelerate sustainability efforts in the Philippines, in line with the bank's environment, social, and governance policy, which outlines its goal to contribute to global carbon neutrality through energy transition. Maeda, in a meeting with Pangandaman, mentioned that JBIC's financing options, which include green finance and social impact finance, that help country fast-track their transition to renewable energy, create waste treatment system, and establish countermeasures for marine plastic waste. Oh, ayan, ang ganda pala nito, no? During the courtesy visit to Marcos, Maeda also congratulated the Philippine government for the Senate and the House of Representatives' approval of the MIF bill, which seeks the creation of the proposed sovereign wealth fund. Marcos said his administration is eyeing the establishment of the IMF to attract more investment, o tulad ng JBIC. It's so that we, the Philippines, can participate in what will be what is regarded, of course, as an investment for us. It is a necessary infrastructure that we are investing in. So that is the plan for the sovereign fund. We now have to go and look at the design or the structuring of the fund, but it is basically seen as our government participation in projects that mostly it will really be in the Philippines. O, diba? Ang ganda. No? Maeda said that JBIC wants to know more details about the Philippines' potential and targeted projects, including those in the pipeline, so it could make more tangible, specific proposals to upgrade the value of Tokyo and Manila strategic cooperation. Oh, ang ganda naman ito. The JBIC is a policy-based financial institution wholly owned by the Japanese government that conducts lending, investment, and guarantee operations. It is also a leading public financial institution in the international financial market. Oh, di ba? Ayan, no? May nakaantabay pala o baka may mga nakalinya pa. Di po ba na mga proyekto na gagamitin ang MIF for investment? Oh, di ba? Ganda niyan. So, nag-aantay lang pala sila. Mirenyo, nag-uusap sila nung Wednesday. Ganun ding araw yung nag-uusap yung Bicam . Di po ba? O, di ang gandang pangitain yan. So, meron na kaagad. May interesado na. Mala nyo, mag-materialize. O, di kanit-kanit. Yung mga nag-no, yung mga nag-abstain, at yung mga walang pakialam. Sorry naman. O, so kayo po, ano pong inyong masasabi dyan? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.